Tangkang pagharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayung Inchol, malinaw na pananakot ayon sa AFP. Ang paghabol ng China Coast Guard muntik pang mauwi sa salpukan ng dalawang barko. Walang tigil din ang radio challenge ng China. This is China Coast Guard vessel. Habang nagpapatintero ang PCG sa mga barko ng China, nakapuslit ang dalawang resupply vessel at nailod ang pagkain at ibang gamit ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. This is, to me, irresponsible behavior on the part of the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right here. Di lang sa Ayungin may harangan, kundi maging sa Panatag o Scarborough Shoal. Sa Maritime Patrol doon, noong nakaraang buwan, mahigit 20 radio challenge ang natanggap ng BRP Dato Sanday mula sa China Coast Guard. 2 beses din itong hinarang ng barko ng China. Nagtulong-tulong ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino para harangin ang mga barko ng China Coast Guard. Sa ngayon, limitado raw sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado raw ng China ang loob. Kaya dumadaing ang mga mangingisda para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Ato Maraulio, naghain ng 2 million peso civil complaint laban kay dating Communications Undersecretary Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Kaugnay ito sa umano'y serya na pag-atake at paninirang puri ni Badoy at Celis kay Araulio at kanyang pamilya sa social media at programa nila sa telebisyon. Tinawag din umano ng dalawa na anak ng aktibong CPP Central Committee Leader si Araulio at makailang ulit umanong ni Red Tag. Sabi ni Araulio, labis na mapanira ang pahayag ni Celis at Badoy at anya'y isa umanong bahagi ng panggigipit sa malayang pamamahayag. Sa isang Facebook post, hinamon naman ni Celis si Araulio na kundinahin ang terorismo at ang mga gawain ng CPP, NPA, NDF sa mga mamamayan bago magsampa ng reklamo. Sinisika pa naming kuhanan ng pahayag si Badoy. Shino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.